episode na kasama. Nandito ulit tayo sa Maynila para sa panibagong update. Nandito ulit tayo sa Manila Bay. At yun nga po, dito tayo sa overpass. At makikita nyo ngayon ang kahabaan ng Rose Boulevard. Ayan, masama. So pupunta lang natin, na-cover natin last week itong Manila Bay na dito nga bandang Padre Paura, tapat ng USA Embassy, nilalagyan na ng buhangin. So ayan, parang nilalatag nila na yung mga pines natin nga, binibistay para maging pino. So masama, bisitahin lang natin ulit. Parang nakikita ko dito palang masama, ang lawak na nung nailagay nila eh. Kaya yung samahan niyo po ako. So yan, masama yan, oh. Ang lawak na nung ilatag nila na buhangin, no? Oh. Naging naging beachfront na po talaga tong ating Manila Bay dito. Ayan, oh, dati po nung unang yung huling update natin nandiyan pa lang. So binibistay. Parang nakikita ko po, parang nilalawakan nila yung beach. Eh. At yung pinupuno po ng buhangin hanggang doon, no? Oh. So yung mga haka-haka po sa comment section, hindi ko po ma-sure kung parang nire-reclaim ba talaga o nilalatagan lang ng Pine Sand Beach, pero baka ito na po yung sinasabing beachfront ng Manila Bay. Hindi ko po alam yung mga sa reclamation na yan kung paano ginagawa, pero hindi po ba dapat lupa yung nilalagay pag reclamation? Comment down below po, correct me if I'm wrong, tama po ako. Pero ito po buhangin lang yung nilalagay nila, maasama eh, buhangin lang. So yun, masama, ito na yung ating Manila Bay. So nakikita nyo ang lawak, ito po yung side natin dati, hanggang dito lang yung tubig. At yun nga po, hanggang doon na siguro umabot po ng ilang metro rin. Siguro mga 40 meter yung dilagdag eh. Hindi ko po sure, 30 to 40 meter from shore. Hanggang doon po sa ginagawa. So parang pinupuno na nila ng buhangin itong paligid na doon. Ito pa rin po yung Bistayan. At yun nga, dire-diretso pa rin yung pagkatrabaho ng ating mga bako. Para po maging fine yung sand na ilalagay nila rito. At nakikita ko po, may mga truck din ng buhangin doon. Mga nagdadagdag pa yata ng buhangin dito. Doon din po yung mga divers natin, nakikita ko pa rin. At kasama pa rin po yata yung paglalagay doon ng trash bin. Masama, nag-clamp na yung ating backhoe. Yan na, magsisimula na ng kanyang pagkatrabaho. Titignan po natin. Nakita ko na po yan dati kung paano sila magtrabaho na nandito pa lang. So, dalawa po sila. And doon pa rin yung backhoe na nag-i-spread out nung mismong buhangin. So, ito po si Kuya Rito. Yung nasa ilalim po, yan yung napagbistayan. Tignan po natin yan. Kukunin niyo ni Sir. Tignan natin kung saan niya lalagay, ha. Yun na, inangat na ni Kuya. Ililipat doon. So, nilipat niya po sa kabila. So, ibig sabihin, yun na po yung nabistay na buhangin natin. Na pwede na po yun ipakalat. Nakikita ko rin po, sa may mga workers po tayo, yan na ito, yan. At doon din po, para pong meron silang dalang kalaykay eh, ini-spread out po nila yung ano, yung buhangin. At ito po, nakikita nyo yun yan. Hindi ko po alam kung yan na yung pinaka magiging dulo, parang breakwater. Baka hindi ko po alam kung semento yan o floater. Yan, yan po mga sama, ito, 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 ito. Pero parang yan po yung batayan kung hanggang saan lang nila ilalagay yung buhangin. Yeah, abangan po natin yung mga susunod na kabanata rito. Pero so far yan po nakikita natin, ini-spread out po nila yung buhangin. At kinakalat na rito, bandang Padre Paura, gilid ng US Embassy. So yan, oh. Baba lang tayo ng konti dito sa overpass. Dito po kasi maganda yung view. Papakita ko lang, puti yung buhangin yan, mga kasama. Kitang kita po sa screen, kulay puti yung nandito sa gilid. O, di ba?
So yan na po ang nagmumukhang papunta na yata talagang Boracay itong Manila Bay natin. So kasi nailagay na yung ating pang nagsasala ng tubig pati yung transboom na magpapanatili nang wala ng mga plastic at kung anumang basura rito umaabot. Yan, nilalagay na lang itong mga buhangin. Ayan oh. Ang sipag nung bako ron mga kasama. Malapit na yung isa pa nating backhoe na nagpapakalat ng buhangin dito sa Manila Bay mga kasama. Yan, papalapit. Tatlo po sila nandito. Yan, isa, dalawa. Papayinga lang yung isa na yung kinakarga ng gasolina. At meron pa po rin sa kabila. Katabi pa niya, katabi niya po yung mga dumang divers doon. Yan, at ito. Ito parang kukuha yata ng mga buhangin to si kuya. Ano? So masama yun nga, tuloy-tuloy. Hindi na po ako makakababa kasi nga po totally close na itong nasa gilid ng Manila Bay. So yun nga, confirm parang nilalatag na nila yung buhangin. At nagsisimula muna sila rito sa bandang Padre Paura. Masama. At yun nga po, kagandahan lang, ilang buwan pa lang, nung ilang linggo pa lang, nakarang 2 weeks ago pa lang, kabubukas pa lang nung ating filtration plant doon sa malapit sa Manila Yacht Club mga kasama. At nga, malaking bagay yon, malaking sandata yon sa paglilinis ng ating Manila Bay. Inumpisa na kahit may pandemya, tuloy-tuloy yung kanilang trabaho. Ayan o, oh, ang white sand po. So yung masama, yun lang ating quick update dito. Napakaganda po ng view rito. Ito yung kahabaan ng Rojas Boulevard. Buti nga po hindi mainit. Yan lang ating quick update dito sa ginagawang pagpapaganda ng Manila Bay. Ito na po talaga nilalatag na yung pinakadalampasigan niyang buhangin. At yun nga po, kabang-abang, babalik-balikan po natin ito siguro mga twice or mga once or twice a week. Babalikan po natin itong Manila Bay. At yun nga po, para po sa ginagawa rin itong proyekto ng pagpapaganda. Kabang-abang po itong ginagawa nilang Manila Bay Beach makasama. So isipin niyo po pag hanggang dulo na yan. At pag malinis na yung ating Manila Bay. Mga sama, kung nagustuhan niyo po itong video, hintayan niyo ako po kayo mag-like, comment, and subscribe. Hit yung notification din para updated po kayo pag may bago naman tayong video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa quick update lang dito sa Manila Bay. Hanapin. Alam naman po natin na tuloy-tuloy lang yung laban dito. At nga po, supportan lang natin ang ating gobyerno sa paglilinis at sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating dalampasigan at lugar mga kasama. So yun mga kasama, gagawin nila yung effort nila, gawin din natin effort natin. Maraming salamat po, tiwala at malasakit, and see you po sa next vlog update mga kasama.